7. Mag-7 in the morning. Pumunta kami ng Glenmore South. Yung nakikita niyong water, ano yan, reservoir. Yan kinukuha yung tubig na iniinom namin. I think we did Calgary and kasama yung sa entry. Yan kumukuha ng source of water. Summer ngayon dito pero pag umaga, it's like 12 degrees centigrade malamig. Kaya kung papansin nyo, naka winter jacket pa rin kami. Sobrang lamig. Mahangin. Medyo malabo lang siguro kasi baka ito yung ano, yung usok na nanggaling sa wildfire. Nanggaling sa British Columbia. Sa may Tumbler Ridge. Tumbler Ridge. Ito na siguro yun. Kapag nagkakaroon kasi ng wildfire, siguro within 3 days to 4 days, umuulan. Actually, si Orly walang dalang jacket. Eh, buti dun sa pinakang likod ng sasakyan namin, lagi may naka-prepare na pang winter. Just in case na mag-snow, kapag dumating yung fall, usually kasi biglang nag-i-snow, may naka-reserve kang pang-winter jacket sa likod ng sasakyan, dapat. So ayan, yan na lang sinuot niya. Wala siyang daladalang jacket kasi akala niya magiging maaraw today. Akala ko mainit. Oo. Dito kasi sa Calgary, oh, sa Alberta, pabago-bago talaga ng weather. Hindi mo masasabing pag summer ay laging maaraw. Bigla na lang siyang didilim, tapos mag-hail. Mamaya naman, kala gulping init pero biglang lalamig. Ganun ang weather dito, unpredictable. Ganda ng view. Relaxing. Tanggal stress. Dito pala sa Glenmore Reservoir, pwede kayong mag-rent ng kayak. For 1 hour, $15. Then, pwede rin kayong mag-schooling para sa pag ano yata? Ano yung nirerentahan yung sailing? Mag-schooling ka ng sailing. Pero, bawal maligo sa pinakang reservoir. Kasi nga, dito kumukuha ng pang-inom. Dito kumukuha ng pang-inom. Kaya, bawal siyang liguan. Pero mayroong fish. Oo, oh, maraming fish. Marami daw fish. Malalaki yun na, malalaki daw na klase ng fish. Mostly yung mga walleye? Walleye ba? Walleye, trout, pike. Kaya magta-try sina Orly ngayon dito. Sa isang tao, isang fishing rod lang. Pero pag winter, dalawa. Sabi pwede dalawa.
pwedeng gawing daing maliliit nun? Ay, malambot. Lifeguard ata yun eh. Thank you.
May picnic shelter sila dito. If ever napupunta dito sila ng winter, spring, fall, kasi during that time malalamig na. Yan. Pwede silang mag-picnic dyan sa loob. Umalis po muna ako sa may fishing area nila. Kasi it's time to drink my medicine. Nagbaon kami ng nilagang itlog. Sobrang hangin. Lalabas yung uhog mo dun. Sobrang hangin dun sa baba na yun. Buti dito hindi gaano. Kain po tayo nilagang itlog. Diba ito yung masarap na baon kapag nga lang, pag mang kasabay mo sa bus eh, kumakain ng nilagang itlog, nako, hate na hate ko yun. Susupa ako sa amoy. Padami ng padami yung nag-fishing sa baba. Kain po tayo. Lamnan yung aking tiyan kapag uminom ako ng gamot kasi mapdi. Although safe naman daw kahit hindi ako kumain ng kapag uminom ng gamot, kaya lang sa akin iba ang effect. Kaya kumakain muna ako bago uminom ng gamot. Dito sa area na to. Malaki ang parking area nila. Dito. May mga children's park, playground. Children's playground yan. Kaya pwede nyo dali ng buong family nyo para mag-picnic dito. Puno na yan. Ang daming lumalabas na mga squirrel. Mabilis nga lang nilang magtatakbo. Kaya ang hirap nilang hulihan sa camera. Napakaganda ng view ng Glenmore Reservoir. Malakas lang talaga ang hangin ngayon. Sailing. Marami ka rin makikita dito, nagbabiking, walking, jogging. Kasi napakalaki ng park. Then, meron din pala ditong pwedeng pagganapan ng mga events, mga wedding, birthdays. Nakakatuwa. Look at the view. Ito yung mapa ng reservoir. Lapitan natin. At tama nga si Rainer, Heritage Park nga pala yun. So, nandito kami. Yung palang nakikita namin barko doon sa may Heritage Park pala siya. Tama nga pala yung sinabi ni Rainer. Andun sila sa pwesto na yon. Kaya lang hindi gaano makikita kasi sobrang layo. Pero nandun sila. Try to make
dito kasi may pattern ng color. Pasensya na po, kahit may pattern, hindi ko pa rin magawa. This one.
nandito, kaya niya to. Ako hindi. Dito na lang po yung vlog ko. Dahil wala silang huli, uuwi na kami. Ang ganda ng view. Bye-bye!